Hindi ko akalaing magbabago ang buhay ko sa isang iglap. Oo, nakaramdam ako ng kalungkutan kasi syempre magdamag ako nagbabantay sa nanay ko, walang kapalitan. Pero hindi ako inayaan ng Panginoon. Pinunan niya ako ng pag-ibig at saya, lalo nga nung may natanggap kaming biyaya mula sa kanya. Pandemya ay natigil na rin po yung therapy ni Mama kasi hindi na namin siya maibalik sa ospital dahil nga delikado, ganyan, baka mahawaan pa siya. So, wala akong choice, napilitan po na ako na lang ang gumawa ng therapy niya. Sa totoo lang po, hindi ko po linya ang mag-therapy ng isang stroke patient kasi isa po akong nurse, hindi po ko isang physical therapist. Pero dahil nga po sa tulong ng mga unang therapy niya, ay medyo may nakuha naman akong information kung paano yung gagawin at may mga natanong din naman po akong mga tao at nag-aral din ako kung anong dapat gawin para matuto nga po uli kumain yung mama ko. Although sinabi po ng doktor na baka hindi na nga bumalik sa dati, na nagyan na nga lang daw po ng tubo sa tiyan para doon na lang padaanin yung pagkain ni mama, eh hindi po ako nawalan ng pag-asa. Kasi po naniniwala po ako sa pangako ng Panginoon na maniwala lang ako sa kanya, gagawin ko yung part ko, then he will do the rest po. So, kahit po na napaka-busy kong tao, kahit po na busy ako, lalong-lalo na sa umaga kasi marami akong ginagawa. Like, ako po yung bumibili ng gamot, nag-grocery, bumibili ng diapers, kaya gumagawa ng mga papers na kailangan ni mama, or kaya nagluluto ng kanyang pagkain, ay minimake sure ko po na sa isang araw ay magpa-practice kami or magte-train kami kung paano siya kakain sa bibig. Nung una po, napakahirap kasi yung mismo yung nanay ko yung ayaw kumain eh. Siya yung mismo ayaw mag-train. Hey guys, ganito po kahirap magpakain ng isang parang iyakin na pata. No mama, hindi pa tayo tapos. Huli na. Nasa huli ka na nga lang. Oo, di na mo. Nadumihan na yung damit mo. Ano? Alam niyo po yun, yung parang wala siyang desire na kumain. Na kahit anong gawing pilit ko, ayaw niya po talaga kumain. Na kahit na i-bribe ko siya, nalukoyin ko siya na bibigyan kita ng chocolate, ng donuts, yung mga favorite niya na mga unhealthy foods, chips, eh hindi pa rin po siya hindi pa rin niya gustong kumain. Yun. Dahil bukod sa nahihirapan siyang umuya, ay napapagod po siya. So, yun na nga po, araw-araw ko tinitrain yung nanay ko kumain sa bibig. Wala po yung paltas ha. Ay, anong paltas? Wala po yung... Ano pa yun? Mama. Wala po yung... Mama, exercise ka muna po ng dila. Oh, so labas mo muna dila mo ng sampu. Hindi, labas. Ganito. Ganito po, ma. Labas. Hindi, labas mo. Parang dinidilaan mo sila, Bella. Parang ganun. Ganito. One, two, three. Very good. Four, very good. Labas, hindi nakalabas. 5, very good. Labas pa. Labas mabuti. 6, very good. 7, 8, 9. Labas pa. Hindi ganyan. 10. Oh, pataas naman. Sige na. Mahalaga 'yun, ma. Ma-exercise muna 'yung dila mo. Para makapagsalita ka na din. Oh, go. Taas naman.
Hindi ganito, maganito. Hindi, ganito. Ayaw mo ko. Pataas, ito, tingnan mo ako, mama. Mama, masyado kang masaya, may video, ganito. 1, very good. 2, very good. 3, very good. 4, very good. 5, very good. 6, very good. 7, 8, 9, 10. Eh, yung kabilang side. Araw-araw po, tinitrain ko siya sa hapon. Kaya nga, kasi nga po busy ako sa umaga, so sa hapon ko po ginagawa during ng merienda niya. Ang pagpapakain po kasi or ang pagtitrain sa isang stroke patient, ang number one niyo pong kailangan dyan is mahaba dapat po ang pasensya niyo dahil ang isang stroke patient is mabilis silang mapagod, mabilis silang mairita. So, kailangan po mahaba ang pasensya nyo dahil kung hindi po mahaba ang pasensya nyo, mapipikon lang po kayo sa kanila. Magagalit lang kayo, mapapagod lang din kayo na parang ayaw nyo na din gawin yung pagtitrain dun sa stroke patient. So, I suggest humingi po kayo ng mahabang pasensya sa Panginoon. I-practice nyo po yung patience para pag humarap po kayo dun sa tao na may stroke is magagawa nyo po ng maayos yung trabaho nyo. And then number 2 po is dapat slowly lang po. Yun nga po, mahaba pasensya, then mabagal, unti-unti. Huwag po natin bibiglain yung mga stroke patient na kumain, ganyan-ganyan. Unti-unti, tiyagaan nyo po kahit kano man katagal. Dahil ang stroke patient, lalo na yung mga nagre-recover pa lang, is nag-gain pa lang din niya ng energy, kaya medyo mabagal pa rin talaga sila mag-nguya or hindi pa talaga nag-gain yung gag reflex nila or yung kakayahan nilang kumain or mag-swallow, ganyan. So, patience, unti-unti, and then the next one po will be, is dapat po magkaroon kayo ng routine. Kasi po, ang mga stroke patient ay mabalik sila sa pagkabata. Kailangan gawin nyo to araw-araw para ma-remember niya sa susunod na araw, ganito. Sa susunod araw, ganito. Makikita nyo po yung improvement ng tao na from 1 tablespoon, magiging 2 tablespoon, 3 tablespoon, 4 tablespoon. Lahat naman po kasi ng bagay, hindi naman po lahat nakukuha ng madali. Lahat po ay nagukuha ng dahan-dahan, pinaghihirapan, binubuhusan ng pagmamahal. Kaya po, ganun din po sa pagtitrain sa mga stroke survivors. Ganun din po ang ginawa ko sa mama ko, na kahit na ayaw niya, I make sure na sa oras na to, sa oras ng merienda, magtitrain po kami ng pagkain. Pagkipis! Kuha ka ng pagkipis! Kasi, kuha ka ng pagkipis ng damit. Iyano mo yung brush niya para hindi na umugulog kasi sagabal yan sa kanya. Na. Anong ipit? Pagkipis ng damit? Ayun na, oh. Kain ka na, ma. Ipitin. Hawakan ko na lang. Ayaw mo siya kumain. Galing na, galing. Ay, tayo tinapay. Sige lang, dahan dahan lang, oh. Sige lang. Unti-unti, unti-unti. Very good! Matutuwa si Arjun yun, ma. Sabi ko sa'yo. Kaya niya ko lang. Tita, galing-galing mo. Very good! Yan! Yeah! Wow! Galing mo na ta? Oh, taray ah. Ni-snub ka pa, tita. Snub mo nga si tita. Snub mo nga si tita. Sabi mo, kaya mo. Oh, galing mo na oh. Snub mo nga, tita. Snub mo. Pag tita. Oh, sige lang. Isang, kaya na muna. Isang linggo na okay lang. Dahan-dahan lang. Sige, rest ka muna. Ganyan? Hindi kasi ganyan, mama. Huwag kang yuyuko. Huwag kang yuyuko. Ganyan, o. No? Ano mo? Yan. Huwag pa yuko. O, try mo nga magsubo. O. Huwag pa yuko. Galing. O, wala ka namang kinakain, eh. Galing ni tita. O, di ba? Meron siyang nakukuha. Bukas masyado bibig. Buksan mo bibig. Pagkita mo na ulit. Saya-saya ko.
Anong kinakain mo? Soup? So, kaya po, i-wash out niyo po yung pag-swallow niya. Hawakan niyo po dito. Dito banda. So, pag nahawakan niyo po yan, at nakita niyo, at naramdaman niyo na lumunok siya, ibig sabihin po, tama po yung dinaanan ng pagkain. Yun po ay pumunta sa tiyan, hindi po sa baga. And kung nakikita niyo nagsiswallow siya mabuti, which is good, that's a good sign. And the last one po, pag umubo. Pag nag-cough po siya, stop. Stop the training. And in regards naman po sa mga pagkain, ang unang itatry natin pakainin is like jelly is, syempre hindi yung buong jelly is yung ibibigay mo sa kanya, no? Is, hati-hatiin nyo po yun, ganyan. And then, ang unang training din ng mama ko is mashed potato. Saka na lang yung rice eh, yung lugaw. Kasi medyo maliliit po yan siya. And kung hindi mo i-blend, parang hirap pa silang nunukin. Matigas pa. Lalo-lalo na kung walang postiso yung stroke survivor. May mga times po na sumusuko na po talaga ako na baka nga totoong sinasabi ng doktor na hindi na nga siguro talaga siya makakakain sa bibig. Kasi ganun na eh. Ganun kasi severe yung naging damage ng stroke sa kanya eh. Pero sabi ko, hindi, sige lang, I will train pa rin kahit anong mangyari na maghihintay ako. Kasi naniniwala po talaga ako na nagdasal ako, sabi ng Lord, sige lang, nak, gawin mo lang yan. And then, dumating na nga po, ito na nga po yung nakakatuwa. Mag-birthday po kasi ako this year. So, sinabi ko sa nanay ko na, Ma, ano ba yan? Ang tagal mo nang may NGT, tagal na kitang tinutusupan ng NGT. Baka naman sa birthday ko, pwede ka lang kumain. So, ako, it is just ano lang po, parang, ano ko lang yun, parang wala lang, dare ko lang, wala lang. Lumabas lang sa bibig ko na hindi ko iniisip yung consequence ba kung mangyayari or hindi. So, dinare ko lang. Tapos yung mama ko is very eager po siya na gawin yun. Nakitang-kita ko sa mata niya, kumikislap na, sige, kakain ako, tanggalin mo lang yung tube dito sa ilong ko. Parang ganun po yung nakikita ko na gusto niyang sabihin. So, sabi ko sa kanya, sige, papayag ako, tatanggalin ko yung tube sa ilong mo. Basta, kakain ka ng almusal, tanghalian, dinner, and then yung tubig, dapat maayos din yung pag-inom mo. Nung, so hindi ko pa yung nagawa sa kanya yung, nagawa ko minsan lang siguro, twice or thrice, pero hindi ko pa po talaga nagawa na whole day na pakainin siya. Consecutively, na dire-direcho. Hindi ko pa po talaga yun nagawa. So, sabi ko, sige, simula bukas ha, magte-train na tayo. So, almusal. So, nung nakita ko na lumulunok yung nanay ko, sabi ko, teka, anong nangyari? Bakit? Parang ang galing niya naman yata lumunok. Tapos yun na nga po, dun na ako yung nag-breakdown na ako na hindi ko na po nakayanan yung nakikita ng mata ko na parang nag-flash po kasi lahat ng paghihirap ko sa loob ng mahigit isang taon, parang nag-flash sa eyes ko, yung puyat ko, yung pagod ko, tapos nakita ko po yung resulta na kumakain na yung nanay ko. I'm sorry po. Gusto ko lang po talaga i-share ang kaputihan ng Panginoon sa buhay namin na Ben. Okay na ma?
At gusto ko nga po i-share sa inyo ito na kung ano man po ang pinagdadaanan nyo, mabigat man po hindi, alam ko hindi nyo naiintindihan yan ngayon kung bakit nangyari. Pero someday, maiintindihan nyo din po at masasagot din po yung mga katanungan nyo at makikita nyo rin po yung reward at the end of the day. Kaya po patuloy lang kayo lumaban at patuloy lang po kayo manalig sa Panginoon. Hindi ko po lahat ng magagawa ko, hindi ako binigyan ng lakas ng loob ng Panginoon, ng wisdom. Okay. Sorry. And then, ang tanghalian, ganun pa rin, ang lakad niya pa rin kumain. Wala pa rin siya pustiso this time. Kasi ayaw niya pa rin talaga ng pustiso. Ayaw niya pa rin. Ala. Lala. Lala. So, biniblend ko po yung food. And then, sa gabi, ganun din. And then, actually, minsan hindi pa rin ako sanay na wala siyang tube sa ilong. Minsan iniisip ko pa rin na pag binubuhat ko siya or pag inahatak ko siya sa higaan niya, parang, ay, teka lang yung tube niya. Ay, wala na nga pala siyang tube. Parang may ganun pa rin akong minsan eh. May ganun pa rin akong thinking na, ay, yung tube niya, ingatan ko, baka mahatak. So, yun na po yung istorya ng pagkatanggal ng NGT ng mama ko. Kung makikita yung sa TikTok namin ngayon na wala na kaming wala na siyang NGT. Sumasayaw siya, walang NGT. So, pero, yun nga lang, may problema pa rin kasi nga, sa tubig, nahihirapan. Yun talaga ang pinaka main problem eh. Yung food, okay lang po yan. Kasi, medyo thick yan. Yung water kasi is very liquid po. Masyadong mabilis yung baksak ng tubig sa lalamunan. Kung imagine niyo po kung iinom sila ng tubig, tapos bultuhan pa siya, sila uminom niya, yung parang ganon, is ang bilis po ng baksak ng tubig. So, maaaring pumunta po talaga sa baga. So, kailangan natin gawa ng paraan. So, anong dapat natin gawin ng paraan? So, yan po ang i-discuss ko sa next video. Kaya, abangan nyo po yung next video kung anong gagawin ko at anong dapat natin gawin sa tubig para sa isang stroke patient. Para hindi siya mabulunan at maiwasan na yung pag-ubo-ubo at maiwasan na rin yung pneumonia. So, stay tuned po. Please like, subscribe, comment, any suggestion. Kung anong dapat ko pang gawin na i-train sa mother ko, feel free to do it po. Or kung meron kayong violent reaction, go lang po. So, I'm willing to learn and I'm willing to share also my experiences. But please, please, do not try this at home if you hindi ka po na-train ng isang professional or kapag wala ka po talagang alam. Kasi, mahirap na po pag magkaroon tayo ng emergency, okay? Sinishare ko lang po talaga yung goodness ng Panginoon sa buhay namin, okay po? So, ang number one po talaga, I cannot do this on my own. It's with the help po ng Panginoon. Siya po talaga ang nagbigay ng kalakasan, ng wisdom sa akin, and of course, kalakasan sa nanay ko na manumbalik yung kakayahan niya kumain, manumbalik yung desire niya kumain. Kaya, laban lang po tayo, huwag tayo mawala ng pag-asa, have faith, do your best, and God will take care of the rest po. See you again! Okay guys, kailangan ko nang umakyat sa kwarto ko at magtago at dun kumain ng chips, chocolate, or candies. Kasi simula nung natuto kumain yung mama ko, gusto niya na rin kainin yung mga nakikita niyang kinakain ko na chocolate, chips, at cookies. So, kailangan na natin siya taguhan. Ako po si Rinsel. Lala. See you again.
lang.